arestado ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 69 na mga foreign national na sangkot sa crypto at love scam lungsod po ng Maynila. Modus ng mga suspect, akitin at paibigin ang kanilang mga biktima bago aalokin na mag-invest o mamuhunan sa cryptocurrency. Detalye hatid ng report ni Mar Gabriel. All investigator in case, go to the respective room to conduct proper implementation of SW. Sa visa ng cyber warrant, sinalakay na mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group at NCRPO ang isang scam hub sa gusaling ito sa Adriatico Street sa Malate, Maynila, bandang alas 9 kagabi. Inabutan sa lugar ang 69 na mga foreign national, kabilang ang 34 na Indonesian, 25 Chinese at 10 Malaysian. Base sa hawak na impormasyon ng otoridad, sangkot ang mga sospek sa cryptocurrency at sa love scam. Unang ginagawa po dito ay kinukuha po yung sympathy ng victim po nila, pinapa-inlove po nila hanggang sa nakukuha na po nila yung loob nung kausap nila, and then ini-encourage po nila ito na mag-invest sa cryptocurrency, and hanggang meron pong binibigay yung nabibiktima nila ay kinakausap nila. Kung wala na po silang makukuha, automatically binablock po nila ito. Sa mga dating app daw, karaniwang naghahanap ng biktima ang mga sospek. Target nila ang mga foreign national na naghahanap ng karelasyon. Pakikitaan daw nila ito ng mga larawan at video para maakit at mapaibig. Meron din po silang spills or script na binabasa po para po masabihan na magagandang bagay or magagandang salita dun sa mabibiktima nila, and hanggang po makukuha yung simpatya or loob ng magiging biktima nila, dun na po sila magsasabi na mag-invest po or ini-encourage nila mag-invest sa cryptocurrency para po daw sa future nila, para meron daw po silang mag-build ng family. Sa ilang silid, makikita ang ilang gaming equipment na karaniwang gamit na mga pogo, pero lumalabas na wala silang permit mula sa PAGCOR. Wala naman silang license. So hindi sila authorized. Kumbaga kung na-register pa sila, wala namang sinasabi yung PAGCOR. Once na kasi na dati it was clear or anything, wala, pwede natin mailing, pero wala kasing ebidensya na sinasabi na they're into something na ganito. So ang focus lang naman talaga namin is yung sa scam. Ongoing pa yung investigation doon sa mismong lugar ng operation, and sa ngayon din po on-site nagsasagawa po ng digital forensic yung PNP ACG, at may nakita din po tayong text blaster doon. Dito po natin makikita yung mga evidence na isinasagawa nilang scam po. Bukod sa mga dayuhan, inabutan din sa loob ng scam hub ang nasa 47 Pinoy na agad ding pinalaya matapos maidokumento. Nakikipag-ugnayan na ang PNP ACG sa Bureau of Immigration para isailalim sa beripikasyon ng mga naarestong foreign national. Inaalam na rin ng otoridad kung sino ang may-ari ng scam hub habang pinag-aaralan ang mga kasong isasampa sa kanila. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.